No sabemos si ayuda. Ah, ganun ba? Okay. Ayan, napapanood ko na tayo. Ayan, we're live on Facebook. Bakit? Nakawarang mula tayo. Hi, everyone! Hi sa mga viewers! Good afternoon! Kita na pala. Hello po. Hi. Kita na pala. Hi. So before yung kwentuhan natin sa Win Radio Live natin, I'm gonna be playing your song. And then right after the chorus, siguro start na tayo na ating kwentuhan. Hi sa lahat ng mga 18s na nanonood ngayon. Hello! Hi, 18! Isang mo lang hapon. Ito na, mag-hapon na ako ka, guys. Let's go. Win Radio. Good afternoon, mga ka-winner, and welcome to Win Radio Live. At before natin kausapin naman at makakwentuhan ng ating special guest for this afternoon para sa ating Win Radio Live, here's a song from SB19. We have Hanggang sa Huli. Puso ng kanta na yan. Ang lalim ng hugot. But anyway, mga ka-winner, welcome to Win Radio Live. At kasama niyo pa rin, DJ Lara. And this afternoon, we have a very special guest. Phenomenal, award-winning P-pop boy group. We have SB19! Hello! Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po! Hapon sa inyong And of course, hello sa mga 18s na nanonood ngayon. Kanina-kanina pa nag-aabang na ating Facebook Live. And syempre sa lahat ng mga nakikinig ngayon, we're live on air on 91.5 Win Radio. And at the same time, live din tayo napapanood ngayon sa Facebook page ng Win Radio at Win Radio PH. So eto na, we have SB19. So eto, simulan natin yung kwentuhan natin by introducing yourselves. Pero medyo gawin natin kakaiba yung pag-introduce natin. So introduce nyo yung mga sarili ninyo. And then, dudugtongan ninyo ang lead. Niyang ako ang pinaka-blank sa grupo. Ready? Iba naman. Alright. Sino ang gustong mauna? Napaisip ako naman, si Lara. Napaisip naman po ako. Ayun talaga yan. Po kasi ma-excite din naman yung mga 18 sa nanonood ngayon. Justin. O, tingnan natin. Sino gusto mauna? Gusto niyo ba? Pili po kayo. Pili po kayo. Pinaka-bata. Tapos pinakamatanda or pinakamatanda sa pinakamatanda na lang. Pinakamatanda. Pinakabata. Pinakabata. Bata. Pinakamatanda. Pinakabata. Bata. Go. Oh, bata. Hello everyone. I'm Justin of SB19. At ako ang pinaka mabait sa grupo. Pinakorny ka ako. Ito na doon guys. Ito kayo. Hindi. Hindi, joke lang. Okay. Sino susunod?
Ken. Ken po. Ken. Mayong hapon sa talan. Ako si Ken ng SB19. At ako ang pinaka-sexy sa grupo. Wow! Okay. Agree ba kayo doon? Okay ba sa inyo? Hindi! Hindi na lang. Okay. Next naman. Sino susunod? Ako po. Ah. Oh. Ang hirap naman nito, DJ Lara. Parang ano ah, parang nasa ektam ah. Wala po bang ano? Wala po bang multiple choice po dyan? hi everyone, I'm SB19. Heavenly Voice, my name is Tel. And ako ang pinaka mapagmahal sa grupo. Wow! Oh, Mister, love you. Alright. Oh, may love you pa yun ah. Okay. Next, sino na susunod? Ako na po susunod. Pakinakabahan na ka. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po ang leader ng SB19. Ako po si Sejun. And ako po ang pinakamaganda. Nakawa yan. Last but not the least, Josh, ikaw na. Pinakamaganda? Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Josh ng SB19 at ako po ang pinakamakapal ng mukha sa grupo. Oh! Yeah! Pinalakakan ka! Right. Ay, maraming salamat for that wonderful intro mula sa inyo, guys. So, eto na. Hindi lang baka gusto nyo po mag-inter, mag-ano rin po, magpakilala. Introduce po. Sige. Oh, okay. Ako si DJ Lara, isa ako sa fan ng SB19 at ako ang kanilang clapper, number one clapper. Clapper. Thank you po. Eto na, ang first question ko for you guys, ano ba ang mga pinagkakaabalahan ninyo aside sa music ha, aside sa pagpa-practice ninyo, ganon, ano ba ang mga pinagkakaabalahan ninyo? Individually, kayo, like, meron ba sa inyo na medyo may nahilig magluto or nahilig maglinis ng mga bahay, ganyan? Sa isa, simulan ko na po. Good, ah. Ako po, other than sa music-related things po, yun po, nagda-drawing po ako, digital, and then, tinatry ko rin po magsulat ng mga stories, and ayun po. Ayun, wow! Arts pala talaga! Pakita namin yung mga arts mo na yan. And of course, si Josh naman, ikaw, anong pinagkakaabalaan mo? Bago po yun sa akin, recently ko lang po natuklasan na mahilig po pala ako maglaro. Ayun po. Laro ng hobby ko na nga. Ano ba nilalaro mo? Hindi po, ano, mataganda po yun. Hobby ko na po talaga yun since bata pala. Ayun po, puro computer games. Pagka ano, wala pong masyadong ginagawa. Computer games naman. Alright. How about si Stel naman? Ako po, ano po, mahilig po kasi ako magluto. Pero ngayon po, tinry ko po mag-bake. Wow! Ano yung last mo na binake? Last mo na bake, ano po, gumawa po ako ng honeydew cake. Wow, honeydew cake. Wow. Honey bake. Yung po, bukod din po sa pagbibake, nag-try din po ako mag-aral, mag-play ng guitar. Ayun. So at least, galing. May mga skills kayo na na-unlock talaga because of quarantine. How about si Ken naman, ikaw? Ako po, nagdidikit ng mga newspapers ding-ding. Talaga ba? Ano mo yun? Parang musik ba yan? Opo, nagdidikit. Talaga? So, bakit? Nag-picture-picture po. Mga magazine, dinidikit po sa ding-ding. Wow, okay. Opo. DIY photoshoot. DIY photoshoot. Ayun, wow, ang galing ha. Opo. So ikaw talaga yung ano yung mga subject usually na pinipicturean mo? Sarili niya po. Sarili ko po eh. Sarili ko. Yung mga newspaper po dinidikit sa mukha, sa katawan, kung ano lang maiisip. Ah, okay. Wow, into arts din pala talaga. Oy, wow. How about naman si Sejun? Ikaw naman Sejun. Ako po talaga, ano eh, malaki pong oras yung kinakain ng music po talaga sa akin. Nagigitara po ako, nakikinig ng music.
music. Pero kung hindi po ganyan, mobile games, minsan PC game, minsan basa-basa lang po ng books, tapos minsan nanonood din ng mga series. Yan po. Pero malaki talaga yung kinakain ng music sa akin. Sa oras ko po. Marami rin po siyang kinakain. Kinakain talaga, as in pagkain. Malaki din pala kinakain niya. Okay. Kayo ba, syempre, di ba, nung nagsisimula pa lang ang quarantine, talagang may time talaga na hindi kayo nagkita-kita. Pero, di ba, kasi usually nasanay kayo na magkakasama kayo sa headquarters ninyo ng SB19 headquarters, di ba? Kasi ang dami yung mga projects, ganun. And then, dumating sa time na nagkahiwa-hiwalay kayo because of quarantine. Tama ba? Apo. No, na-miss nyo ba ang isa't isa? Hindi po. Hindi. Joke lang. Well, from a certain time po, siguro po no mga first 2 weeks or 3 weeks, hindi po namin na-miss. Pero syempre po, nasanay din kami na magkakasama mag-perform, magkakasama mag-training. Practice. Bukod po sa nami-miss namin yung training, nami-miss din po namin syempre yung isa't isa. Ay po na lagi kami magkakasama. Nakatuwa rin po kasi pag nagte-training din po kasi kami, kumbaga, dun po, nagbibiroan din po kami. Tapos parang nakakapag-usap kami, pero nitong quarantine medyo po parang time para sa sarili talaga. Ayun. So, pero ang tanong dyan, ano ba ang mga nami-miss nyo sa isa't isa nung magkakasama talaga kayo? Ay, sige. Ano nami-miss? Nami-miss mo namin makipag-argue sa isa't isa. Oh, talaga. Chef, kasi parang alam nyo, yung mga, base sa mga interviews ninyo, yung mga shows ninyo, parang sobrang close kayo. Nag-aaway-aaway pa ba kayo? Nagkakatampuhan din po kayo? Opo. Hindi na bumawala yan. Pero sino po ang mediator ninyo? Iba-iba iba po. Nagbabati sa inyo, gano'n. Parang batang magkakaaway, nagbabati. Depende po kasi, kore po, baka mamaya... Depende sa may alitan, gano'n. Or depende sa may ano. At least, di ba, nagko-compromise. So, yan. Pero eto na, ang tanong ko, since yung super close kayo, ano ang isang Korean food na napagkakasunduan ninyong lima? Ay. Basta isang pagkain na the favorite niyong lahat yun. Jajangmyeon yun. Korean food. Tteokbokki. Ano? Tteokbokki daw. Pero, okay. Siguro po, ako po jajangmyeon sagot ko. Jajangmyeon. Meron po kaming isang restaurant na pinupuntahan. Pag pumupunta po kami doon, jajangmyeon po talaga yung kinakain namin. Nakatikim na po kayo noon. Hindi ako nakakain ng tteokbokki siya eh. So yun ang favorite nyo. How about kain mo manghang? Po? Ano po? Ano po? How about Filipino food? Anong favorite ninyo? Sinigang! 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 Kanin! Sinigang talaga. Kanin. At saka kanin. Kanin po. Kahapon po sinigang ulam ko eh. Tapos ngayon, sinigang ulit. Sinigang ulit? Hindi wow. Kayo. Okay. Sinigang nga rin kami ngayon. Ayan. Puro sinigang ulit talaga, no? Okay. Pero eto na, syempre, kapag gantong panahon, quarantine sa loob ng mga bahay, minsan parang nakakalimutan din natin na, alam mo yun, dahil nga hindi natin nakakasama yung mga taong special sa atin, di ba? Minsan nakakalimutin tayo magbigay ng mga regalo, ganyan. Pero kayo ba, kung kayo ay makakatanggap ng isang quarantine gift, ano ang gusto niyo matanggap? Ang hirap naman po ng tanong na yun. Anong, ang hirap po niyan. Siguro po ako. Binaisip na po ako. Ah, sige. Si Stel daw muna. Go. Hindi, okay lang po kung sino po muna una. Okay. Sino gusto mo una? Sige, Stel. Since nagsanita ka na Stel eh. Ako po kasi, nung quarantine po, parang nahilig po ulit ako mag-aral ng mga lumang song po ng mga pinapakinggan ko po nung bata ko. Tapos ngayon po, feeling ko, parang yung mga song po dati na pinapractice ko nung bata ko, mas kaya ko po siya kantahin ngayon. And gusto ko po sanang, ano, i-record siya. Parang, gumawa po ko ng cover, gusto ko po siya i-record. Eh wala naman po akong parang recording equipment, kahit yung mic po for recording. Ganun. Meron po akong laptop, pero ayun po, wala po akong mic para makapag-record. Siguro po kung meron akong gusto matanggap, siguro po yun. Pero ayun po kasi, nagtitingin din po ako sa mga online shop ng mga ganun. Pero ang hirap din po kasi tumingin, baka po kasi yung po yung quality, hindi tayo sure. Right? Yes. Yeah, so... Kaya siguro kung meron po akong gusto makuha ganun, para makapag-record. Recording equipment talaga. Kahit mic lang po, ganun. Basta yun po. Yun. Studio daw po, studio. Grabe ka naman sa studio, parang ikaw at time yung gusto, no? Kay DJ Lara ba yung gusto mo?
Na studio. Pwede ka naman dito makirecord. Hindi pa papahiram namin ang studio para sa iyo, Stel. Makatawin na po, wait lang po. Okay. All right. How about si Justine, ikaw naman anong quarantine gift? Ang gusto ako po, naisip ko po parang ano, pet. Pet. Parang pusa or ibon or turtle, parang ganyan, for isda, para at least meron kang, syempre, lagi kang mag-isa, malungkot. Meron kang kakausapin na hindi sasagot sa iyo. Kasi din sa'yo. May kasama ka pa rin. Ayun, oo. Sarap sa feeling kasi na meron kang talagang inuuwian na pet, di ba? And super excited talaga na salubungin ka. Ayan. So how about si Josh naman, ikaw? Kaya po mag-isip eh. Pero kasi po recently, parang since nga po quarantine at home, parang syempre, walang workout sa labas. Syempre, sarado rin po yung mga gym, ganun. Siguro po, since parang kulang-kulang din po yung equipments ko, nag-gym po, parang hindi makapagbuhat ng matino. Siguro dumbbell lang na ano, hair na set, ganun po. Ayun. So, yung para naman, syempre, di ba, para maging fit na fit talaga. Yung mga pinagkakaabalahan ngayon eh. Di ba, maliba sa pagkain, pag-exercise. Si Seljan naman, ikaw, anong gusto mong quarantine gift? Ako po, same lang po siguro kay Stan. Kasi po, ayun nga, katulad po sinabi ko, yun lang din po talaga yung pinagkakaabalahan ko. Ah, okay. Recording. Opo. Pero, dito po kasi sa bahay namin, medyo mahirap din po mag-record kasi sa taping kalsada po kami. Tsaka, marami pong gamit. Medyo hindi po kasha yung mga. Bahay, gusto mo siguro, bahay? Siguro bahay na lang po. Bahay na. Grabe naman yung bahay. Ang laki naman. Ayun, yan. Si Ken naman, ikaw, anong gusto mong quarantine gift? Grabe, kahit apat na member nagdaan, wala akong maisip na gift na mapasok sa isip ko. Parang ang hirap po kasi ng mga ganito. Powers. Opo. Hindi ko alam po na yung gusto siguro mo quarantine powers gift. Po. Powers. Okay. Powers. Ano style? Ano? Gift room. Ken, ayaw mo ng alarm? Maganda yan. Pwede rin. Alarm na ako eh. Yung alarm daw na nangangalabit, hindi lang basta tumulong. Nananampal. Ay, Ken. Ken, di ba may pinakita ka sa akin dati na video, yung alarm, yung kamay na nananampal. Di ba sabi mo gusto mo yun? Oo, oh, ganun. Gusto kong ganun. Ayun. Kailangan mo nun. Ay, meron yung kapag na, meron yung alarm na pag tumunog siya, lumalayo siya sa iyo. Yung gumugulong palayo sa iyo. May ganon. Habulin ko pa para mapatay. Oo, para ay, talaga? Wow! Yes, para kailangan mo tumayo para mapatay mo yung alarm. May ganon. Ano po iyari? Oh, bibigyan natin yung ano. Sige, tatayo ka. Yung kampana, yung kampana, lakas. Malaki. Kampana talaga, no? Tingnan natin kung di siya magigising kapag ganun. But anyway, guys, eto na. Ngayon ay grabe, phenomenal group kayo. At ang tindi talaga ng fan base ninyo, 18s, grabe. At ang laki na ng na-achieve ninyo, guys. Award-winning group na rin kayo. Siyempre, ito, during your humble beginning, so nagsisimula pa lang kayo, ano yung most unforgettable performance ninyo? Hindi nyo makakalimutan nung nagsisimula pa lang ko. Oh, feeling ko, ano eh. Nung first time po kami na nag-perform sa tao. Mm-hmm. Naalala ko na first time po kami nag-perform sa tao. Nung feel ko na biglang nag-boom po kami. Mm-hmm. Ayun po, parang kasi dun po parang na-realize. Or parang alam nyo po yun, na hindi na-realize. Pero hindi po kami makapaniwala. For the first time na ganun po kadami yung nanonood at sumusubaybay sa amin. So, para nakakagulat po na after po nung, ayun nga po, sumikat po. So, parang yung feeling yun, parang hindi pa kayo makapaniwala, wow, ganito na pala kami ngayon. Ganito pala yung ano na. Nakakaiyak po kasi yung feeling na parang, oh, parang na-appreciate na po kami ng tao sa tagal-tagal na pinagdaanan namin. Yes. At saka po yung ano, concert po namin, yung first ever concert namin. Yes. Doon po talagang nag-iyakan po kami kasi parang ako po sobrang tumulot talaga yung luha ko kasi parang naging nostalgic yung moment po. Kumbaga, naalala ko yung humble beginnings namin na dati po 7 lang or 20 lang yung nanonood sa amin. Tapos sa lapag lang po kami nagpe-perform. Ganyan-ganyan. Tapos po, todo support na pa rin sila. Tapos, yung araw po na yun, punong-puno po yung buong lugar. Tapos,
winawagayway nila yung color blue na color po namin ng grupo namin at ng 18. Sobrang nakakatuwa po. Wow naman. And you deserve it, guys. Kasi kung nasan kayo ngayon, pinaghirapan nyo yan. Talaga nag-training kayo, nag-practice kayo ng bonggang-bongga para sa lahat na meron kayo ngayon. And clap na clap naman for you guys. And of course, how about naman unforgettable moment with the fans? Yan. Ang mga 18s, ano naman yung hindi nyo makakalimutan ng moment with them? Marami po eh. Pero siguro isa po, parang nung concert namin, nung nag-concert tour po kami, mayroong mga 18 na talagang nagka-costume sila, naka-wedding dress, naka-kung anong costume nila, and talagang nakaka-surprise po at hindi na malilimutan na talagang nag-effort sila ng ganon. And ayun po. Ayun, wow naman. Every time po na maririnig ko rin po sila, actually every moment naman po parang nati-cherish namin at hindi makalimutan. Kasi parang memorable po, minsan binabalikan pa namin, uy, naalala mo yung ganito, naalala mo yung ganyan. Pero every time po siguro din ang nag-fan chant sila kasi parang kinikilabutan po talaga kami. Pag nakikita po namin silang parang united, iisa lang po yung sinisigaw nila, parang gano'n. Nakakilabot po talaga. Yung ano, yung acapella ng Go Up natin na sumasabay sila, sobrang memorable nun lagi. Yung pag kumakanta, meron po kasi kaming kantatawag po namin Go Up. Tapos dun po yung chorus, sabay-sabay namin kakantahin with fans acapella. Tapos nakakakilabot po talaga yung feeling kasi parang sobrang laki bagay. Sobrang special po kasi yung kanta na yun sa amin. And sa fans din, sobrang special sa kanila. So, pag sabay-sabay namin kinakanta, sobrang nakakatuwa po. Ayun, wow naman. Parang goosebumps, di ba? Yung feeling ng ganong klaseng performance. Iyon. At syempre naman, and every performance yun naman talagang memorable din naman para sa mga fans ninyo, di ba? Pero since ang dami nyo ng mga achievements, meron pa ba kayong dream project? Ano ba dream project ninyo? Baka gusto niyo magkaroon ng pelikula. Yes. Madami po. Sobra. Siguro po individually pwedeng mo sumanod. Okay. Sige. Ano ba dream project mo? So, unahin natin si Sejun. Ikaw ba? Ako po. Siguro po as a group naman din gusto rin nila to. Ako lang, gusto ko lang po talaga na makilala yung bansa natin. Mm-hmm. Or makilala po yung talento ng Pilipino all over the world. Yes. Opo, kumbaga, kasi po, di ba po, yung grupo namin, nagkakaroon po ng recognition sa iba't ibang bansa, sa iba't, sa mga charts, ganyan. Gusto po namin sana marami pang grupo na, alam niyo po yun, yung lumabas para may pakilala sa buong mundo yung talent ng Pilipino at ma-recognize po tayo all over the world. Yun lang. Iyon. Siyempre naman. And ngayon, ha, grabe, yung mga songs ninyo, talaga nare-recognize siya sa iba't ibang billboards worldwide to actually. And congratulations nga pala dahil 1 million subscribers on YouTube. Congratulations. And aside from that, eto, nagbabasa rin ako ng mga comments naman sa ating comment section. Kasi di ba yung last na pinost ninyo is number 3 kayo sa Billboard Social 50. Pero ngayon, number 2 na kayo, guys! What? On Billboard Social 50, may mga nagko-comment dito. And number 6 na kayo. Kasi number 7, di ba, nung last niyong pinos. Number 6 wow. Na. Emerging artist. Congratulations! Wow! So and, oh, di ba? Oh my God! Number 2? Yes! What? Number 6. Seryoso? Seryoso. Ako. Ng mga comments. And of course, eto pa ha, ito gusto ko lang din pag-usapan to, si Sejun, yung iyong cover song naman ng kanta ng Paramore na Turn It Off, talagang na-recognize din naman ni Hayley Williams. Ano bang feeling nun? Hindi lang niya basta ni-retweet, talaga nag-comment pa siya tungkol doon. Ano naman ang feeling? Honestly po, siguro po nagulat po ako. Nagulat po talaga ako na na-recognize niya po yung cover ko. Pero po, para po kasi sa akin, hindi ko po siya, kumbaga hindi ko siya kinover para ma-impress po siya or ma, alam niyo po, pasikat po yung ano. Kumbaga, nagulat lang po ako na retweet niya, pero happy rin naman po ako na-recognize din ng mga tao yung ginawa ko. Pero po, hindi po talaga ako naging overexcited or
hindi ko po alam, hindi ko po paliwanag, pero po nagpapasalamat po kasi marami pong naka-recognize nung ginawa ko po na cover. Ayun. Yes. Idol na idol ko po si Miss Hayley Williams. Alright. Nako, talaga marami pa mag-aabang sa mga cover songs ninyo. And now, eto na ang inyong bagong handog naman sa inyong mga fans. You have your first full-length album entitled Get in the Zone. Yay! Another milestone ng SB19. So, ilang tracks itong Get in the Zone? Ilan ang tracks nito? Ilan ang kanta dito? 9 po, 9. 9, alright. 9 songs. So, kasama po yung instrumentals ng ibang kanta. At saka kasama rin dito yung mga songs ninyo na na-release na before. Like yung Alab and yung Go Up, ba? Diba? Kasama din siya dun sa album. So, anong feeling na ito na, meron na kayong full-length album. Anong nararamdaman ninyo? Super happy po. So many years. Grabe, na-release din po. Pero masaya po kami kasi talaga pong binigay po namin lahat ng effort namin para gawin po yung album na to. Lahat po ng journey namin, parang ito po binuhos namin for the first time na ma-release po ito. Matagal na rin po namin talagang inantay na ma-release to. Ang dami lang po nangyari talaga. And yes, we're very happy kasi na-appreciate po ng mga tao. And more songs to come po and more albums to come in the future. Yan, syempre. And nakakatuwa lang din kasi yung mga bagong songs din dito is kayo din mismo ang nagsulat, di ba, Sejun? So, ano ba yung mga challenges na na-face ninyo while doing the album? Ano yung pinakamahirap na part doon? Actually, lahat naman po mahirap. Kumbaga, sa writing po, sa process na writing, mahirap din po. Kasi po, mayroong times talaga na mabablock ka or parang wala ka maiisip. And then, sa choreography rin po, ang hirap din po yan. Sobrang dami po naming revisions bago talaga mag-come up dun sa pinaka magugustuhan ng lahat. Hindi lang po kami, pati po yung management. And then, siguro po yung recording mismo. Kasi po, pag nagre-record ka, hindi po basta kanta lang din eh. Kailangan ma-capture mo po yung mapunto mo yung emosyon na gusto mo ibigay dun sa pagkanta. Siguro po, lahat naman po mahirap, pero ayun po, nairaos naman po namin and nai-release na po namin yung album. So, nagpapasalamat po kami sa lahat na naghihintay dun sa album kasi po, antagal na po din yung hinintay nila para dun sa album na po nila. Yes, at syempre kasama yun itong song na pinuplay natin on the background hanggang sa lima. May ipaplay namin ng buo yan para talaga mapakinggan ninyo. At yung feels niya, alam mo yung feeling na pakinggan ko to, parang feeling ko, isa ako sa mga bida sa isang Korean novela, di ba? Na ganun yung feeling. Diba? Ang sarap po mag-emote. Ang sarap mag-emote. Oo, oh, sarap mag-emote. Kasi nagulat lang din ako kasi diba syempre sumikat kayo dun sa mga upbeat na mga songs. Talagang pop na pop like yung Alab and of course yung Go Up, diba? Sobrang upbeat nito pero ito grabe. Parang feeling ko bida kami sa Korean novela. Ganun yung feeling. But anyway, saan ba available ang inyong songs ng inyong album na Get in the Zone? Yes po, out na po siya sa mga music platforms such as Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, and marami pa pong iba. So, sana po ay i-check niyo po yun, pakinggan niyo po, at sana ay magustuhan niyo. Ayun po, maraming salamat. Yan. At syempre, bago tayo dumako sa mga pluggings and of course, shoutouts na inaabangan ng karamihan, I have prepared here challenging questions for you guys. So, ready ba kayo dito? Ang top dito ay top 3 challenge. Madali lang naman to. Bawat isa sa inyo, meron ako pinrepared na question. So, are you ready? Yes po! Okay. Let's go! Okay, top 3 challenge because yung question ko, kailangan meron kayong tatlong sagot. Parang answers niyo based dun sa... Oh my God. Eh, hirap ta. Oh my God, DJ Lara, you're challenging me. I'm gonna challenge you guys. Hindi natin palalampasin to. Sino ang gustong mauna? Yun ang pinakamahirap na tanong. Yung pinaka... Josh naman. Sige po. Kanina kasi pinakabata. Kaya naman po. Sige pa, ako na po. Baliktad. Okay, si Sejun. Okay, Sejun, eto na. May tanong lang po ako. Ano? Kailangan po ba mabilis yung pagsagot? Or ay, hindi naman. Okay. First question ko for you. Halimbawa, kakain ka lang ng 3 pagkain sa buong buhay mo, paulit-ulit yun lang yung kakainin mo.
ano yung tatlong pagkain na yun? Diligang hotdog itlog. Grabe. Wow. Kala ko pa naman talaga pag-iisipan niya mabuti, wow. Ano? Kala ko sasabihin mo, akala ko sabihin mo, sinigang. Alright. Sinigang. Wait lang po. Okay. May kanin na po ba yun? May kanin na po ba yun? Or wala kanin. Yun lang wala. Yun. Oh my God. Ah, oh, wala ko nung kanin. Dapat niligay mo. Kaya mag-pista. Sabi mo, diet ka, di ba? Alright. Final answer yun. Sinigang, hotdog, itlog. Apo. Ayun. Okay, sige. Next naman, sinong kasunod natin? Josh. Si Stel. Si Stel. Wait lang po. Okay. Wait lang po. Yung isa, hot silog na lang para may kanin na po, tsaka itlog. Ay, ang kanin na po. Oh, ah. Parang nasa, ano ah, tapihan ah. Naku, grabe. Ang galing mo din ah. Yung ganun lang, chow. Cancel order. Si Stel na po. Man. Sige po. Wait, alala ko. Top 3 celebrity crush. Oh my God. Top 3 celebrity crush. Kahit... Top 3 celebrity crush. Ang hirap na po. Ah, sige po. Miss Maris Tracal, Miss Tony Gonzaga, and syempre Miss Sarah Geronimo. Oh, wow naman. Parang ang dami pong sinisigaw ng dibdib ko, pero sige po. Talaga ito. Si Maris Tracal. Top 3 logan malapit sa amin. Maris Tracal po, Miss Tony Gonzaga, and Miss Sarah Heron. Ayun. Alright. Okay. Next. Sino next? Si Josh. Josh. Josh, ikaw naman, di ba? Okay po. Kasi sinabi nating sahod, di ba? Pera, yun naiisip natin. Sumasahod ang pera. Ayan. Halimbawa, sasahod ka, pero hindi pera ang matatanggap mo. Ano ang gusto mong sahurin? Tatlo. Voucher. Ano? Voucher. Parang good as money din ah. Alright. Voucher. Tapos? Gold bars. Pagkain. Tapos? Gold bars. Tsaka, ano ba ba? Ano ba? Siguro ano? Kasi techie akong person eh. Siguro gadgets, ganun. Gadgets. Oh. Okay. Next naman, si Ken. Ken, ikaw na. Kung halimbawa, meron kang tatlong apps sa cellphone mo na matitira and everything will be deleted, anong tatlong apps ang gusto mong matira? Camera. Hindi, kasali na yun eh. Kasali na yun eh. Oo. Ano? PixArt. Okay. PUBG. Okay. Instagram. Ayun. Okay. Eto na, last but not the least, para kay Justine naman. Ano ang tatlong bagay na hindi ka makakalabas ng bahay kapag hindi mo dala? Ah. Una po, wallet. Alright. Wallet, panyo. Mm-hmm. At saka... pera. Kasama na sa wallet yun. Hindi malay mo pa yung pera at wallet. Wala kang damit. Hindi ka pwede lumabas ng unang damit. Damit! Okay, sige. A cellphone! Ano? Cellphone? Wallet, damit, and cellphone. Tama ba? Alright. Ayun, palakpakan naman natin kayo. Thank you so much for answering the questions. Alright! Ngayon, dumako na tayo sa mga gusto nyo i-plug, gusto nyo pasalamatan. Go ahead, guys. Yes po, para po to get to know us more. Para po makilala niyo pa kami, you can check out our social media accounts. Just search for SB19 Official or Official SB19. Meron po kami YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram. And syempre po, gusto rin namin pasalamatan lahat po ng tao na sumusuporta sa amin at kasama namin sa aming adventure. Yes, syempre po, una po dyan ang 18. Staff po, ang mga bosses, and ang aming family and friends. Yes, maraming salamat po. And, of course, maraming salamat po sa Win Radio for giving this chance po na makasama sa inyong program. So, maraming salamat po. Yeah, maraming salamat din sa inyo, SB19. Thank you so much. Pero, syempre, may mga gusto magpa-shoutout dito. Pa-shoutout daw kay Trisha Cabrera. Ayan, pa-hi daw kay Trisha Cabrera. Hi, Trisha Cabrera. Shoutout. Ayan. Shout out to you, Trisha Cabrera.
Yan. Hi, kay Sheila Martinez naman daw. Hi, Sheila Martinez. Martinez. Si Chris. Hi, Sheila. Christine Collin. Christine Collin. Whoa. Hi, hello. Yan. Si Nicole Nario. Nicole Nario. Actually, ang dami. Super Nario. Nicole Jacinto. Nicole Jacinto. Yan yung mga nagko-comment sa atin. Hello sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood and pagsuporta. And of course, once again, thank you so much Josh, Stel, Ken, Justine, Sejun. Maraming salamat for your time. And of course, 19, suportahan natin ang kanilang bagong-bagong album naman, Get in the Zone. At syempre naman ako, pwede nyo i-request. Pinaplay natin ng mga songs ng SB19 dito sa Win Radio. Pwede nyo i-request yan sa amin. Mag-message kayo sa Facebook namin. Mag-text kayo sa text line namin. Yan, maraming salamat sa inyo guys. And I hope to have another interview with you, pero live naman sana next time. Opo. Ay, DJ Lara. Yes. Ano po? Kaya po i-challenge ko. Ano po? Yung 3 members po sa SB19. 3 members? Tatlo na lang matitira. Sino mong gusto itira? Ang hirap na ayoko. Hindi ako mahirapan. Joke lang po. Salamat po. Tatlo lang matitira. Yeah. Grabe ka naman sa tatlo lang matitira. But anyway, thank you so much sa inyo. And of course, continue doing music. At marami kayong mga napapasay ng mga 18s, of course. Maraming salamat. And of course, mga ka-winner, right after this Win Radio Live, I'm gonna be playing one of the songs na kasama sa album naman na Get in the Zone ng SB19 hanggang sa huli. Once again, thank you so much, SB19. At tuloy-tuloy lang. Salamat po. Salamat po, DJ Lara. Win! Thank you so much, 18! Yes! Thank you, 18! Love you! Hi, guys! Hello po. Thank you po. Thank you so much! Thank you din po. Thank you, DJ Lara. Salamat po. Ingat po. And mag-hi kayo sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live. Hi, Facebook! Hi, Facebook! Hi, sa mga... Pwede ba akong mag-shoutout dyan? Ayan. Go shoutout! Baka meron kayong gusto i-shoutout. Shout out ko yung mga kaibigan ko, si Alex, si Carl, si Eloy, si Young, yeah, sila po. Si Carlo. Shout out din. Thank you. Ako rin Ken. Si shout out ko din si Justin, si Stel, yeah. Si Josh, si Sejun. What's up mga kaibigan? Ano talaga to? Thank you po. Ba sa inyo guys? Ako po, gusto ko lang po mag-thank you ulit sa 18. Hindi ko po nasabi kanina, pero ngayon po, i-take ko na po opportunity. Thank you so much, 18. Sobrang napakalaking regalo na ito sa amin. And hindi lang, alam ko, hindi lang kayo masaya, pati kami, sobrang masaya. And yung academy staff namin, sobrang saya. Maraming salamat sa walang sa pag-suporta. And syempre, dahil din talaga sa inyo kaya nangyari yun. Maraming salamat. Sobrang, hindi na namin alam paano kayo papasalamatan. Pero sana, yung mga simple actions and yung mga simple things na ginagawa namin, sana na-appreciate nyo. Kasi lahat ng ginagawa namin, para sa inyo talaga yun. Maraming salamat. Love you. Gusto ko lang po yung shout out yung Hayop na Tapsilogan. Medyo. Tangtawa ko dyan rin, kagabi pa. For social points yun, okay lang, huwag kayong mag-worry about any other things. Pero thank you guys. Salamat sa 18 kasi hindi mangyayari lahat to. Hindi mangyayari yung top 2 kundi dahil sa inyo alam niyan. And yeah, thank you so much. Shout out to all my families and friends and then my dad sa Dubai. Ingat po kayo dyan, Papa. Love you. Shout out to my mama and Papa. Ay, Dubai. Riyadh pala, sorry. Riyadh. Hello to my family. Hello. May papa sa Dubai. Ibang daddy yan. Ibang daddy yata yan, Dre. Alright, meron pa, guys. Ayan po. Thank you so much, Win Radio. Thank you po. So for DJ Lara. Guys, pwede kayong mag-post para magkaroon ng screenshot na maganda. Okay. Sure, po. 3, 2, 1, go! Alright! Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat, DJ Lara. Ingat po kayo dyan palagi. Ingat po kayo. Bye, 18s! Bye, SB19. Thank you! Paalam po! Bye-bye! Paalam!